alam yung kawawa si Perez. Kasi sabi niya lang sa interview na napapatamo niya na maayos yung koreksyonal. Pero, merong presong nakatakas. Dapat matinig kang mawak dito. Ang balita ko eh, si Sir Arellano ang hahawak ng kaso. Leandro Arellano? Hindi nga. Oo nga. Ang alam ko, hindi na siya pinapahawak ng malaking kaso eh. Dahil sa mga kapalpakan niya. Hindi. Ano ka ba? 10 years ago na yun. Tsaka kidnapping syndicate naman yung mga tinutugis nun. Mahirap talaga yun mahuli. Tsaka simpleng mga puga lang naman yata itong mga nakatakas. Oh, sabi sa'yo eh. Si Sir Arellano. Sir! Hindi na akong papaligoy-ligoy pa. Umpisa ngayon, ako muna dito. Maupo kayo. Salamat. Thank you, sir. Alam niyo naman siguro kung bakit nandito kayo. Yes, sir. Yes, sir. May nakatakas na preso kanina sa koreksyonal at kailangang mahuli ka agad ng mga pugante bago pa malaman ng media ang nangyaring ito. Laman ng folders na yan, ang mga profile nila, pati na yung mga posibilidad na address na pwede nilang puntahan. Pag-aralan niyo mabuti ang profile nila, ha? Dahil dalawang minuto lang ang ibibigay ko sa inyo para makabisado ninyo ang laman ng papel na yan. Ayaw ko nang tatanga-tanga sa team na to. Ang isang pumalya, kahit minsan lang tatanggalin ko na sa kaso. At dun, sa EDSA, mag-traffic kayo. Hindi ko binuo ang pangalan ko sa matagal na panahon para lang masira ng last assignment na to. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, go back to work. Kain na tayo! Lami na yung platong mo. Gusto na kaya yung nanay ko? Sigurado masayang-masaya yun kapag nakita ko. Baka gumaling yung bigla pag sobrang saya. Sara, pwede ko na ba siyang puntaan agad bukas? Si Victor kaya, kumusta na? Mahal mo talaga, no? Hindi ka naman dinadalaw. Ikaw din naman, di ba? Nakulong ka na dahil sa anak mo. Bakit? Dinalaw ka ba? Oo, pero hindi niya ako kinanta. At alam ko, na hinaantay ako ng anak ko. Bakit? Ikaw ba ato eh? Nakakasiguro ka bang hinihintay ka niyang jowa mo? Sa tingin mo ba, magiging masaya siya pag nakita ka niya? Wag na kayong mag-away, away, ha? Paghati-hatian natin ang kayamanan ko para makapag-umpisa tayo ng bagong buhay. Para matuwa yung mga mahal natin sa buhay. At gusto ko nang puntahan ang bahay ko para makuha ang kayamanan ko. Lola Ring, gano'n ba karami ang kayamanan nyo? Yung ibibigay nyo po ba sa akin? Sapat para gumaling yung nanay ko? Sapat para bumili ako ng bagong bahay, bagong kotse, ng bagong damit, maraming maraming foods, gano'n ba? Ayan kayo, huwag ka masyadong ambisyosa. Kung naniniwala ka ba lang kay Lola Karim na talaga may kayamanan niya? Kaka, Lola, saan nga ba yung bahay mo? Ha? Bahay mo? Anong bahay? Kanina bahay ba kayo pupunta? Ah, puntahan natin si Rosalie, ha? Kita nyo na. Iwala kayo din sa matandang yan eh. Eh, malay yun naman yung totoo, di ba? Kailangan natin pagandahan yung future natin. Kailangan natin iahawin yung sarili natin para hindi na tayo bumalik dun sa loob ng kulungan. Sara, ikaw ba? Anong gagawin mo sa kayamanan ibibigay sa'yo ni Lola? Yun. May importante sa akin yun. Ang importante sa akin, makakuha ka ng hustisya. Malinis ko yung pangalan ko. Patunayan ko na wala akong kasalanan talaga. So, siyempre, makasama ko na yung anak ko si Becca. Sana rin mapatawad na ako ng pamilya ko. Naalala ko rin yung mama ko. Kurado ko nakarating na sa kanyang pagtakas natin. Nag-aalala yun. Kilala ko yun. Mare, kumalma ka muna. Inom mo muna itong gamot mo. Baka kung ano naman ang mangyari sa'yo. Ito, bakit nagawa ni Sara to? Bakit siya tumakas? Mare, alam mo naman yung anak mo yan. May mga bagay talaga siyang ginagawa na hindi natin naiintindihan. Pero ito sigurado ako, may mabuti siyang dahilan kung ba't niya ginawa to. Baka dahil kay Becca. Baka nag-aalala siya na ilalayo na ni Kara si Becca sa kanya. Hindi pa rin niya dapat ginawa to eh.
Paano na lang niya may tatama ang maling hato sa kanya? Lalong bibigat ang kaso sa kanya. Maray, huwag mo na isipin yan. Baka makasama yan sa'yo eh. Huwag isipin. Sana lang talaga maayos ang lagay niya. Sana mapaalam ko rin na maayos yung lagay natin. Eh, paano mo naman gagawin yun? Hindi ka naman pwede basta-basta magpakita. Pag may nakakita sa'yo, sigurado babalik ka sa kulungan. Basta ang importante, kailangan ako makakilos sa lalaman din yung panahon. Dito, kailangan ko makausap si Sarah. Kailangan ko siya makita. Kailangan ko malaman kung bakit niya ginawa yun. Hindi ba niya naisip na meron siyang pamilya? Meron siyang ina na nag-aalala para sa kanya? Good luck sa'yo, Sarah. Good luck sa ating lahat. Ngayong nasa labas na tayo, sana naman matupad yung mga pangarap natin. Yung mga plano natin. Itong ginawa nating pagtakas, dapat may kahinatnan to. Kara. Sam, pasensya ka na, hindi talaga akong makatulog eh. Iniisip mo pa rin yung pagtakas ni Sarah. Ginagawa ng mga pulis ang trabaho nila. And I'm sure they're doing their best. Alam ko naman, pero alam mo, iniisip ko lang yung magiging epekto nito sa atin. Sa pamilya natin, lalong-lalo na kay Mama. Kinda worrying about it won't help. Mas makakabuti kung makikipagtulungan tayo sa mga pulis. I know. And I will help as much as I can. Kaya lang hindi mawala yung takot sa isip ko eh. Lalo na nung nalaman ko yung balita kay Sarah. Paano kung bumalik siya dito? Paano kung buwiin niya sa atin si Becca? Kara, hindi ko hayaan na mangyari yun. Hindi ko hayaan na nasirain niya yung buhay natin ng paulit-ulit. Kung may masama siyang plano kay Becca, hindi ko hayaan mangyari yun. Hindi niya makukuha sa atin ang anak natin. Good evening po, ma'am. Chief, ano pong may paglilingkod ko sa inyo? May mga tumakas na preso sa koreksyonal. At isa rito si Sarah Suarez. May idea po ba kayo kung nasaan siya? Ano? Tumakas si Sarah? May alam po ba kayo kung saan siya nagpunta? Chief, wala. Kasi wala namang ibang pupuntahan si Sarah kundi pamilya niya. Pero teka, hindi ako makapaniwala na gagawin ni Sarah to. Pasensya na po kayo kung naka-istorbo kami. Medyo urgent lang po ang sitwasyon. Chief, hindi naman po kami makatulog sa balitang narinig namin. Galing kami sa dating tinitira niya. Wala po siya doon at wala rin nakakalam kung nasan siya. May alam po ba kayo kung nasan yung anak niyo? Wala po. Wala naman kaming alam na ibang lugar na maaari niyang puntahan. At saka, sir, imposible yung pumunta si Sarah doon sa Araya dahil wala naman kaming bahay doon. At kilala si Sarah doon dahil Miss Araya siyang inaanak ko. Sakla, felicidad po. Sino ba kanya nang hubang puntahan? May mga tao na ho kaming pumunta ron at kasalukuyan nag-iimbestiga. Ate, anong nangyari? May trouble ba dito kanina? Eh, si Sarah tumakas. Hinahanap siya ng mga pulis ngayon. Alam niyo po ba kung nasaan siya? Hindi ba kayo nagpunta sa pamilya niya? Wala din daw siya doon. Gusto lang namin ipaalam sa inyo. Kung sakaling tinatago niyo siya, maaaring madamay kayo sa kaso. Eh, boss, kung may nalalaman kami tungkol kay Sarah, kung nasan siya, makakasiguro kayo na ipaalam namin agad sa inyo. Di ba, Banjo? Oo, ate. Maaari po bang malaman kung saan kayo galing? Sa mall lang. Nagpalamig na ako. Nag-ikot-ikot. Maaari po kaming bumalik at ipagpatuloy ang investigasyon. Sige, makakaasa po kayo, Chief. Salamat po. Sir, nagmamakaawa ako sa inyo kapag nakita niyo po yung anak ko. Huwag niyo po siyang sasaktan, ha? Hindi naman po masamang tao yun, eh. Sir, nagmamakaawa ako sa inyo. Mabait po si Sarah. Kung kinakailangan nga po, tawagan niyo ako pag nakita niyo siya para ako na lang kumausap sa kanya. Parang awan niyo na po, huwag niyo siyang sasaktan, ha? Wala naman po dapat masaktan kung susuko ka agad yung anak niyo ng maayos at matiwasay.
Hello? Hello, Banjo. Sarah, ba't ka napatawag? May problema ba? Hindi, wala. Wala naman. May papakiusap lang kasi sana ako sa'yo eh. Ano yun? Si Mama ko, alam ko, nag-aalala na yun sa akin. Baka pwedeng paalam mo lang sa kanya na maayos yung lagay ko para makampante lang siya. Sarah, mas ligtas ka siguro kung wala mo nang nalalaman na Mama mo. Delikado pa ang sitwasyon mo. Alam ko, pero Banjo, baka pwede naman magawang walang paraan. Sarah, nagpunta ang mga pulis dito kanina. Naabutan nila ako. Tinanong nila ako tungkol sa'yo. Ano? Teka, wala ka namang sinabi, di ba? Siyempre naman, wala akong sasabihin. Pero mas maganda siguro kung huwag ka munang tumawag sa akin. Ako lang ang tatawag sa'yo, ha? Kahit anong mangyari. Kung talaga importante, mag-text ka lang. Mahirap na. Sige, sige. Pasensya ka na. Nadadami ka pa dito sa trouble ko. Wala yun. Mag-ingat kayo dyan, ha? Sige. Banjo, salamat, ha? Sige na, magpahinga ka na. Sige, sige. Ate. Sino yung kausap mo? Wala. Tropa ko yun. Kailangan ng tulong. Sige. Papasok na ako sa loob. Ikaw, hindi ka pa ba matutulog? Si Sarah ba yung kausap mo? Ha? At hindi. Tansyong magpapaalala lang ako, ha? Sana huwag kang gumawa ng bagay na ikakasira mo. Sana huwag kang matawad sa ginawa ni Sarah. Ate, huwag kang mag-alala. Ligtas ako. Andito nga ako yun, no? Hindi ko kasama si Sarah. At kung ano yung mga sinabi ko sa pulis kanina, yun pa rin ang sasabihin ko sa'yo. Sana nga, Banjo. Sana nga. Sige, ate. Anak, tama na. May mangyayari po ba kay Mama? Bakit po niya tumakas? Hindi rin namin alam. But I'm sure we'll have answers soon. May masama nangyari po ba sa kanya? Anak, huwag ka muna mag-isip ng kahit na ano. Kapag may nalaman kami tungkol dun, sasabihin namin agad sa'yo. Pero for now, hindi makakatulong kung mag-aalala tayo. Sana po okay lang si Mama. Sana wala masama nangyari sa kanya. Maraming maraming salamat po. Doon muna po kami sa labas. Okay, po. Ay! May kainan ka po! Bakit hindi ka pa nakabihis? Nashi, sino po yung mga taong yan? Mga pulis sila. Nandito lang sila para bantayan tayo. Bakit po? Andito po ba sila para huliin si Mama? Kasi inaapo, baka pumunta rito ang Mama mo eh. Sasaktan po ba nila si Mama? Ay! Naku! Hindi! Kakausapin lang nila ng maayos ang Mama mo. Walang sakit ang magaganap. Pero baka po nila saktan si Mama kasi po may ginawa siyang bad. Naku, siyempre. Bilika, hindi naman namin nahayaan na saktan nila ang Mama mo. Kaya, huwag ka nang umiyak, inaapo. Tahan na. Lola Karing, sigurado ba kayong makakarating kayo ng buhay sa Sorsogon? Kabisado ko ang lugar na yon. Doon kami lumaki ng buong pamilya ko, buong buhay namin. Pero la, mabuti pa samahan na kita. Mahirap na, baka mamaya mapano ka pa. Salamat, Sarah. Pero
Carla, wala nang pero-pero. Gusto ko naman siguradong ligtas ka. Isa pa pag nahatid na kita doon, iiwan din kita agad. Eh kayo, sigurado ba kayong alam nyo na yung pupuntahan ninyo? Ligtas kayo. Hey! Ako, Sarah. Kabisado ko pa sikot-sikot sa squatters namin. Natutunan kayo sa pagiging matinggera. Opa. Okay, ikaw ato. Anong plano mo? Ako, alam ko naman ako nasan si Victor. Mag-alala na sa akin. Pinaniniwalaan na ang limang to ang nakapaka sa koreksyonal. Nancy Godinez, Christine May Dalisay, Rona Maliari, Caridad Laksamana, at Sarah Suarez. Nalintikan na! Alam naman natin na mangyayari talaga to. Natural, tumakas tayo. E di syempre, naka-broadcast agad yan. Pero paano na? Paano na yung plano natin? Ano? Ano, paano na? Ano ba yan? Paano naman ako bigla? Iba kami makamukha sa atin. Isubo tayo sa mga polis. Ayaw ko bumalik doon sa loob. Hindi. Hindi tayo babalik sa loob. Anong gagawin natin? Mag-ingat tayo, huwag tayong lumabas. Pahupain natin yung init ng mata sa atin. Hello? Napanood mo siguro ang balita. Yes, sir. Alam mo hindi magugustuhan ito ni Superintendent. Gawa mo ito ng paraan. Hanapin mo ang mga takas na yon. Huwag mo akong bibiguin. At lalong-lalo huwag mong bibiguin ang sarili mo. Hindi po mangyayari yan, sir. Kilala niyo naman ako sa haba na ng serbisyo ko. At hindi ako papayag na masira ang pangalan ko dito sa last assignment na to. Sir, huwag kang mag-alala. Ibabalik ko sila sa kulungan sa lalong madaling panahon. Sige, umaasa ako, Arellano. Yes, sir. Sir, hindi pwede. Hindi pwede. Baka hindi ko na maabot ang buhay ng nanay ko. Kailangan ko makita yung nanay ko. Sir, anong gagawin ko? Tulungan mo naman ako. Matagal na sa kulungan ng mga ito. Walang nasangkot sa malalaking gulo. Mayora pa dati ang isang ito. Ito naman, matanda na. Itong Suarez, siya lang ang pinakabago sa kanila. Ilang buwan pa lang siya sa loob. Hindi kaya siya ang ugat ng pagtakas nila. Kailangan imbestigahan siyang mabuti. Kailangan may malaman pa ako kay Sarah Suarez. It's confirmed. Si Sarah nga ang isa sa mga presong tumakas. Hinaharap na siya ngayon ng mga polis. Anthony, anong mangyayari kay Sarah? Anong mangyayari sa kaso niya? Itutuloy ko pa rin ang pag-apela sa Court of Appeals. Eh kaso, tumakas siya. Kaya sigurado ako makakadagdag ito ng bigat sa kaso niya. Nagbumukha na siya ngayong guilty sa husgado. Ano pang pwedeng ilaban ni Sarah? Sabihin mo sa akin, may paraan pa, di ba? Meron pa naman. Iakit natin ang kaso sa Supreme Court. Yun ang pinakahuling korte at pag-asa ni Sarah para limisin ang pangalan. Pwede pa siya dito umapila. Pero kailangan natin maglapas ng bagong witness o bagong ebidensya. I suggest, Edward, if you know her whereabouts, kausapin mo siya agad. I-explain mo sa kanya na lalo niyang pinalala ang sitwasyon niya sa ginawa niyang pagtakas. Baka matagal lang pa tayo sa Court of Appeals. Sa club. Yung iba, binili ko doon sa ukay-ukay sa malapit. Sana makatulong yan sa inyo. Salamat ah. Makakatulong to sa amin. Basta kung may kailangan ka, text mo lang ako. Pipiliti kong makarating dito agad. Sige. Sarah,
ano bang plano niyo? Kailangan namin lumabas dito eh. Kailangan namin gawin yung mga kanya-kanya namin plano. Alam namin na mainit yung mata sa amin, lalo-lalo ng mga pulis, kaya talagang kailangan namin to. Di ba delikado yung gagawin niyo? Kasi siguro din ko na muna makakilala sa amin eh. Eh, paano si Lola? Papabantayan ko naman siya kay Ron eh. O, tapos ikaw? Anong balak mo? Yung matagal ko na dapat na ginawa. Yung dahilan din kung bakit ako tumakas. Tutulungan kita dyan. Ano, hindi na. Ay, alam mo, ayoko na kita madamay eh. Sobra na. Huwag ka nang tumanggi, Sarah. Sasamahan kita. Ngayon mo mas kailangan ng tulong ko. Babalikan kita dito bukas ng umaga. Tawagan mo ako pag may biglaan. Huwag mo kalimutan, ha? Sige. Ayaw ko na kayo dito, ha? Salamat ulit, ha? Mag-ingat ka. Sige. Makakatulong sa mga problema natin. Pati na ba? Akin to. Alam mo ba kung nasa yung mama mo? Hindi pa. Ikaw. Wala akong pakialam. Hoy! May sasabihin pa ako sa'yo. Ano pa? Kapag dumating ang mama mo, sumama ka sa akin agad, ha? Para hindi na namin kailangan umalis. Pero, huwag kang magpapakita sa amin kapag sumama ka na sa mama mo. Umalis na kayo dito at huwag na kayong babalik. Ano, hindi tama yan? Tama yun! Sumama ka sa mama mo para wala nang panggulo dito sa buhay namin. Magsama kayong dalawa! Uwi na tayo. Tara na. Pagod na nga ako eh. Hanggang ngayon, mga puga pa rin ang mga presong ito. Kasalukuyang pa rin pinaghahanap ng kapulisan sina Malyari, Godinez, Dalisay, Laksamana at Suarez. Masigasig silang hinahanap ng mga alagad ng batas at umaasang may ibabalik sa kulungan sa lalong madaling panahon. Nakatakas si Sarah? Hulo, nakatakas si Sarah! Paano ko kaya siya tumakas dahil gusto niya akong harapin? Gusto niya akong hanapin at balikan? Paano? Hindi mo kailangan mag-panic, Alex. Narinig mo naman sinabi sa TV, di ba? Pinaghanap sila ng pulis ngayon. Hindi mo sa makakagalaw yun. De, pero kilala ko si Sarah. Maabilidad yung babaeng yan. Tingnan mo nga nakatakas siya, oh! Hindi ko naman hahayaan na meron siyang gawing masama sa'yo, eh. Kaya pwede ba huminahon ka?